想你就像深呼吸。Oh baby baby my baby baby， 我却不能失去你。不管你在哪里，我一定会找到你。Syaga, Syaga, tinggalmu. Ara. Hai. Kawangan ni Buddha. Te encuentres bien? Are you okay? Okay ka lang ba? Nihao mo. Are you okay? Sino kaya? Ha? Nakapagsalita siya. Kung ganun okay na pala siya. Sorry, ako si Yesha. Ako ang may kasalanan. Kahit sinabi ng mga pulis na kaya tayo na aksidente dahil overspeeding ka, responsibilidad pa rin kita. Kaya sa loob ng 2 araw, binabantayan kita. At dahil wala ka kahit anong ID, hindi ko alam kung paano kukontakin ang pamilya mo. Meron ka bang gustong patawagan? Siya nga pala, anong pangalan mo? Teka, huwag sabihin hindi mo maalala kung sino ka. Ha? Hey! 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 Hello! Gising ka na. Mabuti naman at nalampasan mo ang critical period. Nagugutom ka na ba? Anong gusto mong kainin? Meron tayong peras, mansanas, peaches, at ubas galing sa winery. Huwag kang mag-alala, hindi ako masamang tao. Anong gusto mong kainin? Huwag kang gumalaw. Ang kamay mo! Ingat ka! Okay, okay. Dito lang ako. Hindi kita hahawakan. Galit ka, alam ko yun. Kasalanan ko kung bakit ka narito. I'm sorry. Sa lugar ng aksidente, may nakita ako. Hindi ko alam kung sa'yo. Isang singsing. Sa'yo ba to? Tingnan mong mabuti. Tingnan mo. Sa'yo ba to? Anong ginagawa mo? Bakit ako narito? Bakit ako narito? Sabihin mo! Sandali lang! Sino ba ako? Huminahon ka! Anong ginagawa ko rito? Sino ka ba? Sandali lang! Sabihin mo sa akin! Sabihin mo sa akin! Lugar. Anong gusto mong sabihin? Ang lugar. Dahan-dahan. Uminahon ka lang muna. Huwag mong pilitin. Pitin mo siya! Saga dyan ka lang! Binabala kita! Magaling ako sa labanan! Marunong ako ng judo at karate! Pag hindi mo siya pilitin yun, mapipilitin akong gamitin sa'yo! Ano siya gusto mong sabihin? Huwag ka munang makialam! Pero... Aking... Sige lang. Lobo ko. Dahan-dahan. Lipad na. Ako... Huminahon ka. Rapido! Anong lugar yun? Dahan-dahan! Ah!
Shago, malaking gulong ginawa ko. Ah, hindi pala, hindi. Nagkakamali ka. Pero sabi ng doktor, may namuong dugo sa tabi ng nerve ng utak niya. Kaya nawala lahat ang alaala niya. Ano kayang dapat kong gawin ngayon? Ay, hindi naman napakalaking bagay niyan. Ay, hindi naman siya baliw. Hindi bali ang paat kamay niya. Napakaswerte nga niya. Alaala lang nawala sa kanya, hindi ba? Pwede natin siyang tulungan ibalik yun. Tama ka. Hanapin muna natin ang mga kamag-anak niya. Kaya lang, wala naman siyang daladalang ID. Saan tayo magsisimula? Sige, leave it to me. Naging detective yata ako dati. Ah, hindi mo lang alam, maraming kaso sa Taiwan na kundi dahil sa akin, hindi magkakaroon ng solusyon. Totoo ba yan? Naturalmente! Sabi ko na nga ba't napakaswerte ko dahil nakilala kita. Kung ganun, saan tayo magsisimula? Sa ngayon, mag-umpisa tayo sa pagre-research kung saan galing ang Asyanong yun. Okay. Taiwan. Tama daw, Minse. Height, 183 centimeters. Weight, 75 kilograms. Black hair, tama. Magpadala kayo ng maraming tao. Naghanap na kami sa paligid nitong mall na to, pati sa kalyang to. Tama. Naghanap na rin ako dito. Kahapon, dito naman ako naghanap. Wala information mula sa customs na nakaalis na si Asi papuntang Taiwan. Hello? Kumontak na rin ako sa Spain at sa Taiwan. May nakuha ba kayong impormasyon dyan? Napuntahan ko na ang simbahan. Titingnan ko lang si Sanchay. Sino naman ang nagbabiyahe may dalang ganito? Nakakatawa, no? Meron tayong balita!
Naganap ang aksidente dahil iniwasan yung babae nagmamaneho ng kotse. Nasa Park Taulio Hospital siya ngayon. Salamat. Walang anuman. O, sige na. Ayusin na ninyo yung report para sa investigation. Tapos na, sir. Lee, kinumpirma ng Barcelona Police na isang Asyano na aksidente. Nasa Park Taulio Hospital siya ngayon. Magkita tayo dun. Bilisan mo. Hi. Nasaan ang pasyente dito? Pasensya na, hindi ko alam. Tumakas siya! Bilisan niyo! Gracias. Sa tingin ko hindi si Asu. May sumundo na raw sa kanya. Pakitingnan niyo muna to. Siya ba yung pasyente? Ano sinabi niya? Hindi rin niya kilala. Sigurado ka ba? Tingnan mo muna mabuti ito. Tingnan Sanjay, mo mabuti. Baka siya ngayon. Tingnan mo. Wala akong ginagawa. Gusto ko lang makita niya mabuti. Sige na, tingnan mo na ulit. Kakaiba lang estilo ng Sanjay, buhok na Sanjay, ngayon. Sanjay! Tingnan mo. Siya ito, hindi ba? Sanjay. Tingnan mo. Hindi ba? Siya ito. Tingnan mo na. Sige na. Sanjay! Siya. Tama na. Hindi si Asa ang nag-drive. Kinumpirma na niya na hindi si Asa yun. Pag tinuloy mo to, magiging katawa-tawa ka. Huminahon ka naman. Hindi! Hindi ko kayo huminahon! Hindi ako katulad mo! Sinasabi mo mabuti kayo magkaibigan, pero sa ganitong aras, wala ka naman pakialam! Sanjay! Sanjay! Hindi niya sinasadya yun. Alam ko. Sensei, kumain ka naman. Dry crackers, kumain ka naman. Pagbalik ni Azzy, ikaw ang magmumukhang dry cracker. Malalagot kami sa kanya. Sensei, sige na. Kumain ka naman.
Pag nabusog ka, babalik ulit ang lakas mo para hanapin si Asa. Sunshine, dahan-dahan lang. Ang sarap. Ang sarap talaga. Kailangan ko kumain ng marami. Sunshine! Sorry sa inyo. Ako nagkamali. Hindi ko dapat sinigawan si Lay kanina. Dapat wala ako sa Spain. Hindi ko dapat nagustuhan ng Sing Sing. Sorry. 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 Oy, gwapo. Buong maghapon ka nang naglalakad. Hindi ka ba napapagod? Siguro gutom ka na. Wala akong masamang intensyon. Sumama ka na sa akin. Pangako, hindi ako magiging bayolente at hindi kita kakainin. Ano ba? Aalis na lang ako. Ikaw rin, baka ma-hold up ka rito. Mamamatay ka lang sa gutom dito. Aalis na ako ngayon!
Nagugutom ka na ba? Sige na, kunin mo na. Kainin mo. Masarap. Oy! Pasok ka. Halika. Huwag kang matakot. Bakit ngayon ka lang umuwi? Shhh! Sorry. Pasok at pagmasdan mo ang paligid. Kung gusto mo nang matulog, kahit saan dyan pwede, okay? Bahala ka ng tumingin-tingin. Wala yata akong narinding na ingay ng sasakyan. Sinamahan ko siyang maglakad pa uwi. Naglakad lang kayo! Yung kotse ko. Para kasing wala pa rin direksyon ng utak niya. Basta masaya lang siya. Ay, nagbago na talaga ang panahon. Noon sa gana sa pagkain, buhay-hari. Ngayon puno ng kalungkutan. Wala yun. Gusto mo ang kwartong yan? Kwarto mo yan, ha? Shhh! Maraming bintana sa kwartong ito. Makikita mo mga magagandang tanawin. Hey! Teka! Galing yatang Macau ang bisita mo. Matulog ka ng mahimbing, ha? Bukas ng umaga, tatawagin ka namin para mag-almusal. Buenas noches. Buenas dias. Tayo na. Saan ka matutulog? Kahit saan. Shaga, kumusta na siya? Talagay ko di mo na siya dapat na iniintindi. Kapag ginutom niyo, kakayon. Malaki na siya, kaya na niya tiisin ang utom niya. Kita mo yon? Para yung patay! Bahala na nga kayo. Alam kong gising ka na.
Dinalhan kita ng mga bulaklak. Gusto mo bang samahan kami ni Shaga sa almusal? Gusto mo bang dalhan na lang kita? Siguro nga dalhin ko na lang para makakain ka na. Okay lang ba sa'yo yun? Ha? Sige, kukunin ko na. Narito na ang almusal. Ganito. Iiwan ko na lang dito, ha? Tapos alis din ako. Hindi naman kita papanoorin. Hindi talaga. Nandito, ha? Nga ba ako? Alam mo, yan din ang madalas kong tanong sa sarili ko. Kilala kong man ang aking sarili, ano naman ang mangyayari? Ako nga pala si Yesha. Galing din ako sa malayong lugar. Nagbebenta ako ng paintings. Ang kaibigan kong si Shagen kasama ko dito. Alam mo, kahit kilala mong iyong sarili at alam mo rin ang iyong nakaraan, ano mangyayari? Ako nga hindi ko alam kung sino ako talaga. Nga bang silbi ng aking buhay? Ba't di nagtatagal ang mga bagay sa mundo? Kaya madalas ako nagbibiyahe, nakikipagkaibigan, at dumidiskubre ng mga bagay-bagay. At doon nagsimula akong makilala ang aking sarili. Ikaw, sino ka? Hindi mo pa kilala ang iyong sarili sa ngayon. Pero alam mo, siguro, isa itong paraan para makilala mo ang tunay mong pagkatao. At madiskubre mo rin ang mga bagong magagandang bagay sa iyong sarili. Anong nangyayari sa'yo? Buksan mo ang pinto! Sinabi nang iwan mo ako mag-isa! Aalis na ako. Pero, sabi mo muna sa akin kung okay ka lang dyan. Umalis ka na! Sanjay, para sa ligaya ng aking buhay. Hawak ko na. Thomas, hawak ko na. Sanjay, buksan mo na ang pinto. Pakiusap. Papasukin mo na ako. Sanjay! Sanjay! Sanjay, ano bang ginagawa mo? Magpapakita ba si Asi pag ganyan ka? Sanjay, buksan mo pintuan! Michuo! Ano ka ba? Buksan mo na! Michuo! Lay! Matutulog na ako.
May problema? Matutulog ka? Medyo! Ano bang gusto mo? Mabaliw tayong lahat? Ngayon, kasalanan ko pa. Alam ko, nag-aalala ka kay Sanchez at kay Aso. So, ano ginagawa ko? Mali? Hindi ko naman sinasabing mali ka. So, mali yung sinasabi ko? Mali yung ginagawa ko? Tapos nakikita ko nagkakaganyan si Sanchez, tutulugan ko lang? Masyado ka nag-o-order, ha? Kasalanan ko ba? Pwede bang huminahon kayong dalawa? Doon tayo sa labas. Doon tayo mag-usap tungkol dito. Hindi ba tayo mag-uusap? Michio, namomroblema ngayon si Sanchay. At tayong tatlo lang makakatulong sa kanya. Kaya hindi natin pwedeng painitin ang mga ulo natin. Sa tingin mo ba, ayokong makatulong sa kanya? Nasasaktan si Sanchay, nawawala si Az. Ngayon hindi natin alam ang gagawin. Sabihin mo nga, hindi tayo dapat mag-alala? Michio. Simula pagkabata, ngayon lang tayo nagka-problema ang di magawa ng paraan. Ngayon lang din natin naintindihan na tayong F4. Mga normal na tao lang. Pagkatapos ng graduation, ang effort sa tingin ko pangalan na lang. Kung hindi natin kayang lutasin ang ganitong problema, masabuti siguro kung maghiwa-hiwalay na lang tayo dito sa Spain. Ang ibig mong sabihin, maghanap tayo ng apat na Spanish para maging F4. Hindi sila pwedeng F4. Dapat S4. Spanish 4. Puro kakalukuhan. Hindi ko kayo maiiwan. Ano na? Maghihiwa-hiwalay na ba tayo? O hindi? Meron ako naisip. Iinom muna kami dalawa ni Michio. Oo nga. Tayo na. Saan naman? Sandali lang. Kung hindi tayo maghihiwalay, meron lang akong gustong linawin sa inyo. Meron ka ba importanteng sasabihin? Simula ngayon, hindi niyo pwedeng sabihin hindi pwedeng matulog ang tao. Nawawala si Sunshine. Oh.
Michio! Nakita niyo ba? Hindi rin. Sige, dun ka. Dun kami maghahanap. Ayaw mo bang hanapin si Asa? Bakit nandiyan ba siya? Hindi ko alam. Ang alam ko, nawawala siya. Kung iniisip mo si Asa, iniisip ka rin niya ngayon. Alam kong gusto mo siya makita. At ganun din naman siya sa'yo. Hindi sa ayaw mo siya makita. Ikaw ang di niya matagpuan. Chanchay, nawawala ngayon si Asa at di siya makabalik. Nasaan man siya ngayon, walang araw o buwan. Walang mga bituin o liwanag man lang. Ang tinig mo lang ang maaaring magbigay ng direksyon. Kaya Sanchay, sumigaw ka. Nakikita mo ba dun si Asa? Kapag tinawag mo siya, at mapalingon siya, matatagpuan ka niya. Tawming, sir. Tawming, sir! Nasaan ka na ba? Tawming, sir! Narinig mo ba ako? Ako ito. Yung star ko lumabas na. Hindi ako nagbibiro, yan talagang aking star. Pinangalanan ko yung Brave Yesha. Gusto mo bang malaman kung bakit yan ang aking star? Minsan, sumama ako sa isang camp. Sa sobrang kalikutan ko, nawala ako. Mag-isa sa gitna ng gubat. Hindi ko alam ang gagawin. Nagsimula ng dumilim. Nakaramdam ako ng takot. Bigla siya nagpakita. Ang liwa-liwanag. Para bang sinasabi niya sa akin na, Yesha, wala kang dapat ikatakot. Kayang-kaya mo yan. Pagkatapos, nakita ko na yung campsite namin. Kaya yon pinangalanan ko siyang Brave Yesha. Hi, Brave Yesha! Alam
Alam mo, maswerte ka. Ang brave Yesha ko, hindi basta nagpapakita yan. Nakakainis nga siya, palagi na lang nagtatago. Alam mo, kapag nalulungkot ako, pumupunta ako sa isang malawak na lugar at hihintayin siyang magpakita. Kung sakali mang hindi siya magpakita sa akin, siya kinabukasan ng gabi. O sa susunod na gabi, o sa susunod pang gabi, hindi ako nagsasawang maghintay sa kanya. Hanggang sa natutunan ko na ang paghihintay, meron din pala itong kagandahan. Maghintay sa iyong bituin, sa iyong mga inspirasyon, hintayin mahinog ang mga ubas, at sa masarap na alak. Pag dumating na yung pagkakataong malakas na ang isip at katawan mo, malalaman mong masarap ang maghintay. Ako sa aking paghihintay, nalaman kong marami pala akong pagkakataong pinabayaan kong lumipas. Hindi ko alam na maraming bagay pala sa buhay ko ang hinayaan kong dumaan. Alam kong may ilang mga bagay ka rin hinayaang lumipas. Katulad nung masarap na pagkain. Ano nga kayang masarap na niluto ni Shago para sa atin ngayong gabi? Alam kong hindi ka interesado, pero alam mo, hindi ko palalampasin yun. Iiwan kita mag-isa, tumayo ka dyan at palipasin mo magagandang bagay. Bye-bye! Huwag mo na siyang hintayin. Maulan tayo magsimula. Maghintay pa tayo ng ilang minuto, Shago. Eh, darating din yun. Dapat mo bang hintayin ng ganyang katagal? Sige na, sandali na lang. Oh, nandyan na siya. Nandyan ka na pala. Pwede na tayong kumain. Halika na, kakain na. Halika na. Sumabay ka na. Kain na, kain! Halika na! Siya. Matagal na siyang absent-minded. Hanggang kailan kaya? Meron lang siyang iniisip. May iniisip? Kapag naisipan niya magsalita, ako'y... Eh, itong mga ulam na ito, ubod na sarap. Huwag ka na mahiya, kumuha ka lang. Shago. Tama. Di ka makakain. Paano nga naman? Halika. Ayaw mo pa ng ganitong klaseng luto? Espesyal yan. Ha, noon, nagpapatakbo ako ng restaurant. Aputahing ito ay pinag-aralan ko pa sa Spain ng maraming taon. Genuine dishes at masarap kainin. Tumayo ka dyan. Saan pupunta? Kung dyan tayo upo, paano siya kakain? Eh, bahay ko to ah. Halika na. Huwag mo na siyang tingnan. Ano ka ba? Sandali lang. Hayaan mo na lang siya. Alam ko, ginagawa ko.
Teka, hindi ko alam na chef ka pala dati. Waiter lang ako, no? Pero kasasabi mo lang na nagpatakbo ka ng restaurant. Nanilbihan lang ako sa isang restaurant. Alam mo ba, kapag maraming customer, abala ang kamay, nalilito ang paa, nahuhulog ang tray. May oras na konti ako customer, sinasamahan ko naman sila. Iniinom ko mga bib nila hanggang magsawa ako. Tapos kinuha ko na yung mga tray nila. At ang mga ginagawa ko, hindi alam ng matandang boss ko. Eh, paano niya ako sisisihin? Yung niluto ko, di na-appreciate. Dined mo lang, pati yung joke ko, di na-appreciate. Teka, susundan ko siya. Pati ikaw, di naka-appreciate. Hi! Alam kong ayaw mong maabala, pero hayaan mo sana akong tulungan kang gamutin ang iyong kamay. Makinig ka, pwede ba? Ang sakta ng iyong sarili at magkulong dito sa loob ay hindi tamang paraan para bumalik ang iyong alaala. Pwede rin naman sa scientificong paraan. Halimbawa nun, marunong ka mag-Chinese. Maraming lugar na nakakapagsalita ng Chinese, hindi lang ang China. Si Shaga nang galing siya sa Taiwan. Nakakapagsalita siya ng Chinese. Ganon din ang Singapore at ang Malaysia. Isipin mo mabuti kung meron kang naaalala sa mga lugar na yon. China, Taiwan, Singapore, Malaysia. Huwag mo madaliin. Dahan-dahan lang. Alam ko na, wala ka pa kasing kinakain. Walang vitamins na iniinom, kaya hindi ka makapag-isip ng maayos. Ang mabuti pa, dadalhan na lang kita ng pagkain. Kumain ka, makakatulong yun para meron kang maalala. Kukunin ko lang, ha? Babalik ako kagad. Ano nangyari sa'yo? Napagod sa maghapon. Sumakit lang ang paa ko. Shaga! Galing. Dahan-dahan, higa ka lang. Kumusta napakaramdam? Nakakapagtaka. Nakita lang kita. Nawala na yung sakit. Sa China, may kasabihang, a worried dog can jump over a wall. I just knew today. Nag-aalala siya kaya nagsimula siya magsalita. Gusto mo pang uminom muli? Oo. Hola, amigo! Nakita mo ba yung maliliit na kulay itim mga ubas na hindi pa hinog? Mabilis mahinog ang mga yan pag bagong pitas masarap kainin. Hola, amigo! Alam mo, itong buong planta ng alak,
ang bawat barrel may iba't ibang laman. Dahil sa, halika kayo, ipaliliwanag ko sa inyong lahat. Ang bawat barrel ay may kanya-kanyang tagal ng pagkakaiba. Kaya naman, ang amoy at lasa din ng bawat barrel ay malaki ang pagkakaiba. Kumusta? Kumusta? Mabuti. Mabuti naman. Kumusta? Kumusta? Tingnan nyo ang buong sitwasyon. Alam nyo, ito talaga nararamdaman ko. Ang nanggagaling sa puso ko. Kasi, naisip ko, teka sandali lang, magbukas tayo ng isang bote ng alak at mag-celebrate tayo. Ano naman ang isa-celebrate natin? Dahil, natagpuan na natin siya, tinawag na niya pangalan ko. Ano sa tingin mo? Ha? Tama ka. Sa tingin ko, dapat nga talaga tayo mag-celebrate ngayon. Magpakasaya tayo! Cheers! Ang ganda ng dahon ng ubas, no? Oo. Alam mo, ang totoo, masarap sa pakiramdam yung makadiskubre ka ng maliliit na bagay. Kaya araw-araw nang susulat ako sa diary, lahat na nadidiskubre ko, sinusulat ko. Oo? Oh? Pati yung mga pinagagawa sa akin na ayoko. Naalala ko yung pinagawa sa akin ng teacher ko. Pinagsasubmit kami ng journal entry. Sa galit ko, nag-drawing ako ng arinola. Nag-drawing ka ng arinola? Then kita, mas marami ako natutunan. Talaga? Anim na salita ang aking isulat. Sige, ano yan? I don't know how to write. O sige, simula mo nang uminom ng wine. Ito, subukan mo, sige. Sige na! Sa kulay at lasa, balance. Marunong kang tumikim ng alak. Aba, ibig ko lang sabihin, may nalalaman ka sa alak. Mahirap ba yun? Aba, 800 years kong pinag-aralan ang kumilatis ng ganito. 800 years din bago ko natutunan na tukol sa ubas. At 1,800 years din nang matutunan kong paggawa ng alak tulad nito. Monster ka ba? Hey! Huwag mo ko tawaging hey. Ay! Ano kaya kung bigyan ka namin ngayon ng pangalan? Ano bang gusto mong itawag namin sa'yo? Hindi ka naman namin pwedeng tawaging Pogi. Di nyo na ako kailangan bigyan ng pangalan. Dati na akong meron. Akong may kasalanan. Hindi, kasalanan ko yun. Kung hindi sa mga sinabi ko, hindi siya magagalit. Kaya ako dapat ang sisihin dun. Ako nagsimula ng gulo, kaya dapat akong sisihin. Hindi, hindi. Kasalanan ko. Ako nakasakit sa kanya. Kasalanan ko. Teka, nakikiusap naman ako sa'yo. Sige na naman, ako na lang ang sisihin mo sa lahat. Kasalanan ko. Siya nga pala. Good night.
Si Sanchay. Shhh. Huwag kang magsalita. Leng, alam mo, na-miss kita. Aalis na ako na France. Ano sa tingin mo? Di ba alam mo naman, sa buhay ng ibang tao, wala akong pakialam. May iba ka na bang mahal? Yun bang dahilan? Kilala ko ba siya? Si Sunshine ba? Sa puso ko, dati nagkaroon ka ng mahalagang bahagi. Pero sa ngayon, magkaibigan na lang. At hanggang doon na lang yun.